ay dapat po nakatiid sa Taguig City Jail. Actor TV host Bong Navarro nakakulong na matapos lumabas ang pangalawang warrant of arrest sa kasong rape. Kampo ni Denise Cornejo, kinukwestiyon ang pagkakadetained ng aktor sa detention center. Lumabas nga agad ang pangalawang warrant of arrest sa kasong rape na isinampa ni Denise Cornejo laban kay Bong Navarro. Ito ay matapos makapagpiansa ang actor TV host ng 36,000 piso kahapon sa kasong act of lasciviousness. Ngunit kahit nakapagpiansa na sa naunang warrant of arrest, nanatili pa rin si Bong sa kustodiya ng NBI dahil sa hindi inaasahang paglabas ulit ng warrant of arrest sa kanya sa panibagong kaso na rape. To be honest, hindi namin inakalang ganong kabilis yung pag-issue ng warrant of arrest dahil meron kaming at least 3 motions before the Honorable Court. Noon bailable o walang piyansa ang kasong kinakaharap nga o ni Bong, kaya naman itong umaga lang, dinala na ng NBI si Bong Navarro sa detention center sa Manila at nakakulong na doon. Naglabas din ng mugshot ng actor TV host ang NBI kanina. Ngunit kinukwestiyon ng kampo ni Denise Cornejo ang pagkakadetained ni Bong sa Manila gayong sa Taguig City Jail dapat raw ito ikulong. She feels vindicated. Sabi nga niya, well, she has always been confident that in the end, the truth will prevail. Ang batas po ang dapat sundin. At nakalagay po sa batas ang procedure po dyan, ang isa pong taong na-aresto para sa kaso, as na ito po ay dinitising sa lungsod ng Taguig, ay dapat po nakatiit sa Taguig City Jail. And po ang batas, ang pwede lamang po i-detain sa NBI ay yung mga arestado in flagrante delicto, ibig sabihin po at hindi act for iniimbestigahan ng NBI. Ayon naman sa kampo ni Bong, maghahain sila ng petition for bail kahit walang piyansa ang kasong rape. Hindi lang suficiente na may kasong rape against Mr. Bong Navarro, dapat magkakaroon, pag humingi kami ng bail, obligado ang prosecution to show na malakas yung ebidensya. Hindi lang kahit anong level ng ebidensya, there should be strong evidence. Nagbigay naman ng suporta ang mga katrabaho ni Bong sa programang It's Showtime kanina dahil 2 araw na nga na absent ito. Unang nagsalita ng pagsuporta si Jong Hilario, at sinundan naman ni Vice Ganda na nag-offer ng group hug. Ganon din ang mga kasamahan nito sa Street Boys. Nag-launch ng We Stand With Bong Navarro movement ang mga ito bilang suporta para sa kanya. At maraming ang netizens ang sumusuporta dito at naniniwala na inosente at hindi totoo ang mga kasong ibinabato ngayon kay Bong. Maraming netizens rin ang nagsasabi na ngayon mapapatunayan kung anong klaseng justice system ang mayroon ngayon sa bansa.